Nagbanta ng tigil pasada ang ilang transport groups dahil sa utos ng LTFRB na nagbabawal sa pagpasada ng mga UV Express vans na 13 taon na o higit pa. Ayon sa grupong ACTO at Pasang Mazda, aabot sa 30,000 units o mga sasakyan ang apektado nito. My report si Julius Segovia. Sa tigil pasada, idadaan ang ilang transport groups ang protesta kaugnay ng utos ng LTFRB na bawalan pumasada ang mga UV Express o passenger van na 13 taon na o higit pa ang edad. Epektibo raw ang Memo Circular 2007-007 ngayong darating na January 1, 2013. Ano talaga yung plano ng government? Papatayin ba kami sa gutom? Wala namang kakayahan na ating gobyerno na magbigay ng hanap buhay? Sa taya ng transport group na ACTO, nasa 30,000 UV Express sa buong bansa ang maapektuhan ng kautusan ng LTFRB. Kaya libo-libong tsuper at pamilya nito raw ang mawawalan ng kabuhayan. Gaya ni Ferdinand de la Cruz na nagpundar ng UV Express mula sa sakripisyo niya noon bilang OFW. Yan lang po, pinagkukunan namin ng ano na, kabuhayan namin, pinambabayad namin sa mga ano namin, daily needs namin sa mga ano, sa bahay. Wala na po kaming magagamit, ang pipis out nila. Kahit higit isang dekada na raw ang pinapasada niya, maayos pa raw ang takbo nito dahil sa regular maintenance. Maging ang ilang tsuper ng UV Express, nangangamba. Paano naman yung pamilya namin, saka yung mga anak namin, dititigil po ng pag-aaral yan. Bigyan pa kami ng extension para makapaghanap buhay kami ng maayos. Paglilinaw ng LTFRB, hindi naman daw i-phase out ang mga UV Express service. Noon pa raw may patakaran ng board na alisin na sa biyahe ang mga utility vehicle na 13 taon na o higit pang namamasada sa kalsada. Ang presumption is pag luma na, mahirap na yung pag-maintain yan at medyo malapit-lapit tayo sa mga aksidente. Ayon sa LTFRB, sa mga pampasaherong sasakyan, jeep na lang ang wala pang limitasyon sa tanda. Ang mga bus, hanggang 15 taon lang dapat pumapasada. Pero may pakiusap ang grupong Pasang Mazda. Give us time na papalitan namin ng mga bago to, pero huwag nyo munang ipatupad ngayon. Palagi ko yung naririnig pagka pinag-uusapan yung fare hike, basta anything na hindi nila gusto, parang unti-unting pagpatay. Pero ang dami na pong namamatay ng mga pasahero dahil sa hindi maayos na maintenance na sasakyan. Kung tutusin ayon sa LTFRB, hindi raw talaga sumusunod sa ilang patakaran ng ilang UV Express. Marami pa rin natatanggap na report ng board na namimikap daw ng pasahero sa daan ng mga UV Express na labag sa prangkisang ipinakaloob sa kanila. Julio Segovia, GMA News.